Okay, the junior. Tatlong vote-rich provinces na ang binisita ngayong linggo ng BBM Sara Unit Team. Una ang Cebu kung saan may kontrobersyal na payag si Tony Gonzaga na binanata naman ngayon ng Duterte-turned-Isko supporter na si Moca Uson. Ako! At sa front line ng balitang yan, si Marian Enriquez. Pangalawang araw na ito, trending si Tony. Dagsang mga taga-supporter. Ha? Sa bunot ka pa, ha? Hindi, kasi totoo lang sa Blaze Sobra yung sinabi ni Tony. Kahit nga yung mga ibang tao, grabing humanga kay Moca. Kasi tama naman eh. Sabi ko nga kay Moca, ito ah. Kasi tinatanong niya sa akin, baka daw masyado siyang harsh. Alam mo, hindi ka harsh. Kasi yan naman talaga yung sinasabi ni Pangulong Duterte paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte, ang Malacanang ay opisina. Ni hindi nga siya natutulog doon eh. Iyan yung gusto niyang, eto ha, pag sinasabi ni Pangulong Duterte yon, it's not just because nagyayabang siya na presidente. Eh, walang ganun. Sinasabi niya yun kasi gusto niyang makuha ng mga opisyal ng gobyerno na etong ginagawa natin, it's a public service. Aalis din tayo dito. Pag silbi, alam mo kasi ganito, eto istorya niyan. Eto ha, makinig kayo. Ay, kikwento ko sa inyo. Etong mga, sorry. Etong mga nasa posisyon, sa totoo lang, kaya yung iba kumakampi sila sa quote-unquote winnable, bumabalimbing sila sa winnable, kasi they don't want to leave the comfort of their office. Meron yung usage dyan sa PCOO, ganyan eh. Ah, kaya todo-todo na sip-sip dyan kay BBM. Kasi they don't want to leave the office, the comfort, kung ano yung meron sila, prestige, na usek sila. They don't want to leave. Para 6 na taon na naman silang nakaupo doon. Yan ang totoo dyan. Kaya nga si Pangulong Duterte, paulit-ulit niya sinabi, after my term, uwi ako sa Davao. Uuwi. Ganun ang lagi niya sinasabi. Pati si Senator Go. Eto walang biro, ah. Eto talaga, hindi to'y joke. Hindi to'y joke. Kanina, bago kami magkahiwalay-hiwalay, si Pangulong Duterte na gano'n pa. Oh, kasi alam mo, kanina yung ambience, kasi kaya kami nag-request, sabi kasi namin na bago man lang bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte, it's very symbolic sa amin yun. Bakit? Before maging presidente si Pangulong Duterte, nakasama namin siya. Nung naging presidente, ang tawag pa lang sa kanya president-elect, nakasama rin namin siya. So sabi nga namin, Mr. President, bago kami bumaba, nandito kami para magpasalamat sa iyong ginawa, ganito-ganito. Alam mo, sabi niya sa amin, ito hindi to biro ha, this is not a joke. Sabi niya, oo, konti na lang, uwi na ako ng Davao. Bisita kayo ha. Alam mo? Ito walang biro. Naiyak ako doon. Tinatago ko gumaganong-ganon na lang ako eh. Pero, hindi. Sabi nga ng nila Chloe, alam mo yan, mga ano yan, di ba, mga kalugyan. Pero naiiyak sila, sir, nakakaiyak naman. Kasi hindi namin naakalain na 6 na taon na yung lumipas. Nakasama namin si Pangulong Duterte all the time. Mula nung umpisa, bago maging presidente, pinaghirapan. Eh, remember, noon sa rally, everyday kami. Hindi lang isang beses. Mga 3-4 na rally yung sa isang araw. Pinupuntahan, nagsishow kami. Doon paulit-ulit lineup kami. Tapos this time, matatapos na si Pangulong Duterte. Tapos ang sabi niya, oh, uwi na kami Davao, ah. Bisita kayo doon, ha. Ah. Tapos tinawag niya si Senator. Walang biro to. Sinabi niya, Bong, punta sila sa Davao, ah. Pagka uwi natin, punta sila sa Davao. Magkita. Kasi lagi kami nagpupunta noon na dati. Alam niyo yung meron silang ano doon eh. Ewan ko kaninong bar yun na yung nagpa-piano pa nga atan, medyo nawala na sa ano, na to the better place na. Mahilig si Pangulong Duterte yung kumakanta-kanta lang, nagkakanta-kantahan. Doon sa Davao, ganun. Kaya this time, nung sinabi niya sa amin yun, parang naalala tuloy namin yung before na nagra-rally kami noon na pagka may konting panahon na makapag-relax si Pangulong Duterte, nagkakantahan kami doon sa isang restaurant. Tapos this time, sinabi niya sa amin, pag-uwi namin, ha, bisita kayo. Bong, ipapuntay mo ang Davao itong mga ito, ha? Oh, alam mo,
na ano kami doon. Kasi nga, eto ha, eto. Anong point dito? Ang point ba dito, special kami? Hindi, hindi yun ang point. Ang point dito, the president, hindi siya yung, ako ang presidente, panghabang buhay na, dekada na ito, tahanan ko na. Walang ganun. Carla Weaver, maraming salamat. Walang ganun, no. Si Pangulong Duterte, talagang sinabi niya sa mga opisyal niya noon, lalo na kila Moca, lahat ng mga, lagi niya sinasabi na, anim na taon, tapos uwi na tayong Dabao, uwi na tayong Dabao. Alam mo yon, dati, hindi namin pinapansin yun eh. Kasi, anim na taon pa eh, ano, uwi na ng Dabao. Pero nung kaninang sinabi niya yon, tago sa puso namin yon. Oo nga, no? Imaginin mo, less than a month, pauwi na si Pangulong Duterte sa Dabao. Mamimiss na talaga natin. Di ba? Kaya, nakakabwisit. Nakakabwisit yung linya nito, yung ni Tony. Kaya, sa totoo lang, doon na trigger si Moca. Na parang, ano? Ganyan ang trato nyo sa Malacanang, tahanan? Sinasabi nga nung iba, OA si Moca. Eh, talaga naman, di ba, Ray, kaya pagkakagipan nyo, Malacanang is the residence of the president. The point here, yung simbolo nung pagiging, eto, simbolo ito ng ano eh, serbisyo sa tao, opisina para pagserbisyohan ng Pilipino. Hindi yan, quote-unquote, power na gagawin mo ng tahanan, na uuwi, that's the key. Babalik na, di ba? Babalik na sa tahanan. So para mo talagang sinasabi na dating ginawang tahanan ng mga Marcos yan, tapos ngayon babalik nyo na. Di ba? Kaya doon, feeling ko na-trigger si Moca. Kaya kahit sa eroplano, doon siya nag-video. Eroplano yun eh. Yung pinagbibideoan niya, doon siya, umiihi siya noon eh. Hindi lang alam nung iba. Eh, kung alam pa nung iba na umiihi siya noon, nagbibideo siya, lalo nag-video yun, di ba? Unit Team Salipa City, Batangas kagabi, si Mayor Inday Sara Duterte, binasa pa ang placard ng ilang supporters. Pops and Inday! Sa inyo na ang boto ko. Basta ninong at ninang kayo kapag kinasal ako. Si Inday Sara na overwhelmed daw sa dami ng mga sumusuporta sa kanila. Naiiyak po ako. Pero ayokong umiyak at baka kanilang makakapag umiyak. Pero dito ramdam ko yung ano ha, yung iyak ni Mayor Sara dito. Feeling ko talaga na overwhelmed siya. Marami naman din kasi talaga yung nagpunta sa Cebu. Although mamaya nung nagsalita na si Da Junior, inantay nila magsalita si Mayor Sara, tapos nagperform si Andrew E. Dito ang tuwa yung tao kasi concert, di ba? Parang ganun. Tapos nung nagsalita na si Bongbong ng Pagkakaisa, nag-uwian na yung mga tao. Sa rally din ng Unit Team Salipa, diretsa ang tinanong ng BBC News Philippine correspondent na si Howard Johnson si Bongbong Marcos tungkol sa pag-iwas niya sa mga debate. Can you really be a good president if you're not doing serious interviews? Are you hiding something from the public? Ngiti lang ang isinagot sa kanya ni Marcos. Usap-usapan naman ngayon online. Ako, ayan, nung kita nyo, nakaupo si Madam. Ang pagpuna ni party list representative candidate mo. Dapat ang ending nito talaga may flash eh. Mas maganda siguro ending nito, di ba? Yung pag-asabi niya, parang drop the mic. Lapag yung mic. Siya hindi, pagkatapos niya magsalita. di ba, sa CR pa naman ng parang hinihigop yung puwit mo doon. Ganun ka. Diba sa mga aeroplano? Hindi, alam mo, pantasya ko yun. Minsan parang gusto kong yung umupo lang doon, tapos ipa-flash ko, titingnan ko, mahihigop ba yung ano ko sa puwet, mga buko siya. Kasi alam, gumaganon yun eh. Hindi, try nyo. Don't tell me, hindi kayo naaaliw doon. Diba, isipin mo, pag-flash mo doon, talagang
Parang ihigupin kang palabas. Balat, ang ano mo naman. Pasensya na, pasensya na. Uson, sa pahayag ng host, actress at taga-suporta ni Marcos na si Tony Gonzaga sa campaign rally ng Unity Team sa Cebu noong Lunes. Konting-konting panahon na lamang at magbabalik na si BBM sa kanyang tahanan, ang Malacañang! Alam mo ma'am, hindi maganda yung sinasabi ninyo. Napaghahalataan na wala po kayong alam sa public school. Alam mo, sa totoo lang, ako natatawa. Pag binanunood ko to, hindi ako naano eh. Natatawa kasi ako talagang nandun siya sa CR eh. Hindi alam ng iba yan eh. Pero ako alam ko yan eh. Sinabi niya sa akin eh, meron akong ginawang video sa CR ha. Nung pagising ko, sabi ko, no kaya? Kasi nagte-trending eh. Akala ko naman, nagte-trending dahil nag-video siya sa CR. Yun pala yung sinabi niya. Akala ko, sabi ko, buti naman. Si Pangulong Duterte nga po ay sinasabi niya na ang Malacañang ay kanya lamang opisina. Hindi po niya ito tahanan. Ito ay pag-aari ng taong bayan. At para sabihin mo na babalik na sa kanyang tahanan sa Malacañang si Marcos, ay parang sinabi mo na rin po na diktador ang kanilang pamilya na ginawa na talagang tahanan ang Malacañang noon. Umalis lang saglit at ngayon ay babalik muli para angkinin ito. Ay, grabe. Sige. Dapat ganun, no? Pagka para angkinin, uti ito. Tapos sabay, ang ganda sana kung ganun ang ending. Si Mocha, hindi marunong gumawa ng video. Kung gagawa ng video, ganun eh. Ipin mo, ending nun, tatayo ka, tapos bigla mo yung pa-flash. Para mong pinlash si Tony Gonzaga sa CR, di ba? O, babalik pala, o, ito sa'yo. Ganun. Eh, buti na lang mabait si Mocha. Pasensya nyo na, mabait si Mocha. Medyo masamang ugali ko. Di ka pa namin makuha ang panig ng kampo ni Marcos at ni Tony Gonzaga kaugnay ng mga sinabi ni Uson. Uson talaga yun. Sinabi ni Uson, ayaw sabihin yung Mocha kasi may Mocha party list. Hoy! Napapagalata naman kayo, Mocha! 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 Hoy, Mocha! Hoy, Mocha! Hoy, Mocha! Mocha party list! Mocha! Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Partida, sabi nito, nakangiti pa si Mocha niya noo nga eh. Sabi eh, tignan ninyo, hindi makuhang opinion ni Damunyor at saka ni Tony. Wala, ganyan talaga buhay. Ay, nako. Ito. Alam mo, wait lang ha. Meron lang akong gustong... Ito, meron kasi may nakarating sa akin balita. Ito, importante ito. Makinig kayo ha. Speaking of party list. May nakarating kasi sa akin balita. Merong isang party list, ha? Di umano, okay? Eh, ginagamit daw ng isang Yusek ng Dole. Gusto ko ngang malaman eh, kasi alam mo, Sec Bello, talagang malaki ang respeto ko, hanga ako sa iyo. Ikaw ang isa sa talagang pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte. Dahil ikaw ay nakasama niya ng matagal nung siya ay nag-aaral pa. Kaya malaki ang tiwala sa ni Pangulong Duterte. Pero meron atang isang Yusek dyan, ha? Kinikwento sa akin ng isang sources natin dyan sa Dole na di umano, ha? Eh, ginagamit daw yung mga programa dyan sa Dole para tulungan ng isang party list. O, sana masagoto ito nitong... Nananawagan ho tayo kay Yusek Ebarle. Ha? Totoo ba? Ito, itanong ko lang sa'yo, ha? Totoo ba na ginagamit nyo daw itong ahensya ng gobyerno at kinokontak nyo yung mga RD, ha? Yung mga regional director na suportahan ka at yung iyong quote-unquote na papasukang party list. Ang balibalita pa nga, kasama mo na daw itong party list na ito
Pero ang tanong nga nung iba, eh bakit hindi ka pa nagre-resign? Kung nasa party list ka na. Kasi remember, si Mocha nga ho eh, nag-resign na kasi nasa party list na rin ho siya. Kasi alam mo yon, meron na hong bagong panuntunan ng COMELEC na dapat pag ikaw ay nasa party list, eh ikaw ay magre-resign na. Diba? Eh how true na ikaw ay kabilang sa ABECA na party list. Ah, may nagsabi nga dito, eh, nag-iikot daw kayo sa Sambuanga at nangangampanya. Kesyo, di umano daw. Ah, ito, kaya nga gusto ko malaman eh, ha, sa kay Secretary Bello, kung totoo ito. Kasi pagka totoo ito, naku, hindi ho maganda sa imahe ninyo, Mr. Secretary, dahil napakalapit pa naman ninyo kay Pangulong Duterte. Eh, tapos may mga ganyang USEC daw, hindi umano na tila ginagamit daw yung ahensya. Ang sabi pa nga ng ating ano dyan, eh, bibwit dyan, eh, keso binibigyan o ng kota tong mga regional director. Pag hindi sila nakapagbigay ng kota, medyo nagagalit daw. Naku po. Sa akin naman, oh. Kaya nga tayo'y bukas. Ha, bukas ang panig nito ni Yusek. Itong ni Yusek na ano, bukas ho tayo, eh Barley. Kung totoo ba yan, i-interviewin kita kung ano. Pa, kasi itong bulong-bulungan dyan eh. At saka how true na magiging parte ka ng ABECA party list. Wala naman nung masama. Sa totoo, wala naman nung masama kung siya ay maging parte ng isang party list. Wala naman masama doon. Pero dapat mag-resign ka. Diba? O. Eh kasi ngayon, baka ang style, kasi remember ha, kasi iba ang konteksto ng party list, nominee kasi ang tawag dyan. So pwedeng anytime, pwedeng palitan ho ang nominee. O. So kung sakasakali, baka ganyan ang gagawin, sabi nga eh, ito ha, ito yung sabi nung balita. Holy Wednesday, nagpatawag daw sa mga regional director, ha, itong ABECA party list. Ako po. Kaya, alam nyo, ito ha, ito, makinig kayo. Ang balita nga yan, ito mga dilawan daw to. Kasama pa dyan yung dating, alam nyo na, yung dilawang membro ng dyan sa Dole. Kilala nyo na yun, di ba, yung Dole na yun? Sino yung isang dilawan dyan na dating kasama ni Mocha? Kasama daw yan dyan eh. Nagtutulungan. Ngayon, sabi ko nga, sa nagbato sa akin ng information ito, hindi natin uhusgahan. Tatanungin muna natin. Tatanungin natin kung totoo ba. Kasi, pagka talagang pumasok o yung ABECA party list na yan, biglang pumasok dito si Yusek. Ibig sabihin, si Yusek Barley, medyo hindi maganda. Kasi yan ang binibintang eh, nung sources natin na binibintang daw na kesyo yung mga regional director, hinihingan niya ng tulong para tulungan yung ABECA party list. Delikado yan, ha? Secretary Bello, alam niyo ho ba ito? Baka naman hindi niyo ho alam ang ginagawa ng USEC ninyo. Ako, bukas ho ang panig ko kasi nag-ikot daw sa Sambuanga yan. Tapos kahit Holy Wednesday daw, kung saan-saan na idater ba yung mga regional director, naku po, di maganda yan. Kasi kung ganyan ang ginagawa ninyo, kasi alam mo bakit, ito, makinig ko kayo ha. Although hindi ko sinasabing ito ginagawa ha, kasi tandaan ninyo, may malaking pera sa Dole, yung mga programa nilang, kung ano-anong programa dyan, mga tupad-tupad, kung sino yung mga bibigyang mga tao. Eh minsan nagagamit sa yung mga nakarang administrasyon, ginagamit yan sa politika eh. 'Di ba? Yung iba, tandaan niyo sa noon ginagamit yung 4-piece. Yung bibigyan ng 4-piece, yun yung mga botante na boboto sa kanila. Ngayon daw, di umano ang ginagamit itong tupad. Itong tupad project na kesyo
kung sino yung... Kasi hindi naman si Secbello ang nagdi-decide eh, ng lahat ng nasa baba, di ba? Malay natin kung napapalusutan siya na ginagamit kesyo para makakuha ng suporta sa mga lugar-lugar. Eh, sana maalam natin kung totoo ba yan. Yung bintang na yan, wala ko tayo sinasabing ano ha, oh, again, nililinaw ko ha, wala ko tayo sinasabing ginagamit ni Yusek ha. Pero yung nalang issue na medyo nakakawindang na may party list daw. Eh, pero hindi pa nagre-resign. Eh, medyo, kaya nga ho, di ba, remember, kaya yan o ang espiritu nung batas na yan, na kaya pinagre-resign ng isang taong opisyal na kakandidato, dati kasi wala eh, dati hindi kasama ang party list eh. So, pwede ka maging nominee ng party list at hindi ka muna mag-resign. Pero itong bago, may pamantayan na sinabing kailangan pag party list ka, nominee, kailangan ka na rin mag-resign. Kasi nga, pwede mong gamitin ang mga programa ng ating gobyerno para sa kapakanan ng iyong party list. Oh. Kaya pinag-resign. So, gusto nating malaman, di ba? Gusto natin malaman... Kasi iyan ang ating nakuhang impormasyon na meron daw di umanong party list itong si Yusek. Kung totoo, at least na nalaman namin galing sa inyo. O kung hindi man totoo, gusto namin marinig ang inyong panig. Okay? Hindi maganda yan. Nagagamit tuloy yung mga proba. Baka mamaya magkaroon ng hindi magandang imahe yung tupad. Diyan sa Dole, naku. Ano pa naman ang ating mga kababayan niyan, di ba? Ang dami pa naman nating nakikinabang na mga kababayan. Huwag naman natin ipolitika. Kasi alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, pag yan ipinolitika, katulad ng 4Peace, katulad ng iba pang mga programa ng gobyerno, pag yan ipinolitika, hindi naman, wala naman pakialam yung ano eh, yung tao, wala naman silang pakialam. Sinong Yusek? Sinong assistant secretary? Sinong secretary nito? At hindi kami nakakatanggap ng dapat para sa amin. Hindi, di ba? Sino sisisi nila? Si Duterte. Si Duterte. Itong tupad, tingnan mo, namimili lang sila ng bibigyan, no? Di ba? Magagalit ngayon sila kay Pangulong Duterte. Padadamay ngayon si Pangulong Duterte. Hindi yung maganda yun. Di ba? Sana makarating din kay Pangulong Duterte ito. Kung totoo, na nagagamit ba? Yun ang tanong natin. Tinatanong natin yan kay Secbello. Sir, secretary, may tiwala si Pangulong Duterte sa inyo. At ako, may bilib ako sa inyo, sir. Ininterview ko pa nga kayo noon. Baka ho nakakalusot sa inyo ito. Ito mga nasa ibaba nyo. How true is this, Secretary Bello? Nakakadaan ho ba sa inyo ito? O baka naman na, hindi ko sinasabi ha, pero... Baka naman din may bas-bas na galing sa inyo to. Ano ba talagang katotohanan dito? Handa ho tayong pakinggan ang inyong panig. Sir, secretary. Next. Pag-usapan naman natin itong ano ha. Natawa lang ako dito sa hirit ni Lacson eh, no? Sa Occidental at Oriental Mindoro naman ng kampanya si Senador Panfilo Lacson. Paalala niya sa mga botante, huwag magkamali sa iboboto lalo't 6 na taon itong mauwi. Ayan may humirit pa nga dito. Kalaban ni Honey Lacuna, ginagamit ang tupad. Naku po. Hindi, sa totoo lang. Kasi hindi, bilyon-bilyon yan eh. Ang laking pondo niyan. Kaya nga nakakatakot eh. Yung mga ganyang balita na ginagamit di umano, kailangan sagutin ni Secretary Bello ito. Kasi hindi maganda. Alam mo sino masisisi dito? Si Pangulong Duterte. Iisipin, pinupolitika. Ang feeling ko naman, nandun lang naman sa baba yan. Di ba? Yung mga nasa baba, ang namumulitika, hindi papayagan ni Pangulong Duterte yan pag nalaman niya yan. Baka yung nasa baba, pinalulusot o nagpapalusot. Hindi natin alam. Di ba? So, wag naman ho sana. Kasi, pag ang para sa tao, wag yun ang pakialaman. Ibig sabihin, kung kailangan ninyo ng pondo, mangingi kayo dun sa mga mayayaman ninyong kaibigan, yung mga oligarch ninyong kaibigan, yung mga financier ninyo. Huwag nyo nang idamay yung pera ng gobyerno tapos
gagamitin natin sa sarili nating agenda. Kasi hindi naman kayong tatamaan si Pangulong Duterte. Upo sa pwesto. Nakatutok si Ian Cruz. Sa San Jose Occidental, Mindoro, nagtungo si Senator Ping Lacson kasama ang isang senatorial candidate. Nag-courtesy call sila kay Mayor Romulo Festin. Saka dumiretso sa political rally kasama ang mga taga-suporta sa pangunguna ng kapwa PNA Cavalier na si retired Police General Ray Lanyada. Paalala ni Lacson sa mga botante, huwag magkamali sa pagpili ng kandidato. Kung sakaling ang ating maboto ay magnanakaw. Ako! 6 na taon tayong pagnanakawan. Kapag ang ating naboto ay mapagkunwari. Ako po! At mapag... Yung magnanakaw, parang kilala ko yun. Sino kaya yung magnanakaw? Mapagkunwari, great pretender. Para palang may dahu ito si Lacson, ano? Sino kaya yung dahu yung magnanakaw? Dahu yung great pretender. Baka meron pa. Lang, 6 na taon tayong lolokohin. Naku po. Kapag ang ating naboto, kulang-kulang sa pag-iisip. Naku po! Kulang-kulang sa pag-iisip. Dahu. Sige nga, tingnan ko nga kung may makasagot sa tama sa mga dahu ni Lacson. Number 1, magnanakaw. Sino kaya yun? Dahu. Sagot nyo! Number 1. Pangalawa, pretender. Kapanlin lang. Sino yun? Number 2. Ha? Sagot nyo, ito, number 1 sagot ko. Number 2 sagot ko. Number 3, yung kulang sa pag-iisip. Sino yung tatlo na yun? Sige nga. 6 na taon tayong palubog ng palubog. Mula rin... Ay, naku po! Sino? Pacquiao na... Ay, wag ano. Ayan. Ayan yung mga sagot. Number 1, ito. Number 2, basahin nyo na lang sa comment, ha? Hindi ko nababanggitin. Si Yormi kahapon, napapahamak . Nagbabasa siya ng comment, di niya alam . Pinapahamak siya ng mga comment . Anong number 2, pak... Number 2, paano naging si Pacquiao? Number 1, magnanakaw. Number 2, great pretender. Number 3, walang laman. Okay. Pero may kulang si Pacquiao. May kulang si Lacson. Number 4. Number 4? Pag tayo bumoto ng walang yag balls, 6 na taon tayong atras, abante, urong, atras, ganon. 6 na taon tayong walang paninindigang bansa. Yung... apang tapangan sa presko, tapos yun naman pala, babaluktot din. Sige nga, sino yung 4 na yun? Dinagdagan ko, ha? Akala mo, Lacson, ikaw lang ang may dahu. May dahu din ako. Number 1, yung sinasabi ni Lacson na magnanakaw. Number 2, sinasabi ni Lacson na great pretender. Mapanlin lang. Number 4, Number 3, yung merong kulang dito. Number 4, yung walang yag balls. Asan kayo dyan? Number 1, tama ang sagot ni Joyce. Ay, Joyce. Apong binasa ka ni Yormi, ha? Joyce Life. Special ka. Ako po. Number 5. May toyo. Kilala nyo na yun, may toyo. Ayoko na, sunod. 6 na taon tayong palubog ng palubog. Mula rito sa San Jose, Occidental, Mindoro, sunod na nagtungo ang kampo ni Senador Ping Lacson sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro para doon naman mangampanya. Nakipagkita dito si Lacson kay Mayor Aristeo Baldos. Saka sumalang sa town hall meeting upang direktang sagutin ang tanong ng mga residente roon. Hindi kasama ni Lacson ang katandem niyang si Senate President Tito Soto na nasa Senado para asikasuhin ang trabaho bilang Senate President.
Mula sa Mindoro, Ian Cruz nakatutok 24 oras. Ayan, okay, okay. Kanya-kanyang hirit na ngayon, ano? Siyempre, umatras eh. Pag umatras ka dahil natakot ka sa mga trouble, kailangan mo nang humirit. Tama ba, Masaki Ando? Diba? Alam mo, meron akong tanong. Meron akong tanong. Ito seryosong tanong to, ha? Huwag kayong bastos, ha? Umayos kayo ng sagot. Ayusin nyo yung sagot ninyo, ha? Sino? Sino ba yung... yung tinutukoy ni Lacson na great pretender? Sige nga, ho? Ito, seryoso ito. Ah, di ba? Oh, yun, oh. Si Lutang, oh. Si Lutang. Si Lenny, oh. Yan, si Luga, oh. Yan. Alam mo bakit? Ito, ah. May papakita tayo. May papakita tayo. Ay, hindi. Ay, di yan. Uy, si, uy, pogi ko dyan, oh. Shit, ang payat ko. Grabing ka pala mukha mo ni Malcolm Banat Baika. Ito, may papakita ko sa inyo, ha. Ito. Ayan. Ah, kita niyo yan? Ayan. Ah, papakita ko. Nilakihan ko muna. Ah. Ayan yung pinapalabas nilang madami. Okay? Ah, great pretender. Ito, isang sample ng great pretender. Kita ninyo, ang dami-dami. Oh, di ba? Mukhang madami, oh. Oh, di ba? Uy, parang, uy, grabe. Million-million ng tao. 200,000, 20. Ganun. Di ba? Parang ganyan. Oh. Pero nung in-adjust yung brightness, tinodo yung brightness, yun lang pala yung tao. Oh, kita nyo na. Nakita nyo. Oh. Kaya tuloy, na nasasabihan sila ng great pretender. Kasi nga, pati yan, kita nyo ito. Ito, ha. Kita nyo, sa may kanang bahagi sa may itaas. Oh, kanang bahagi sa may kanan ng building. Nakita nyo? Diba? Parang, uy, grabe naman, umaapaw, liglig talaga yung mga tao, punong-puno. Pero nung nilaksan yung ilaw, ganito lang pala, wala naman palang tao doon. Kahit dito sa may kaliwa, kita nyo, kaliwa. Kaliwang bahagi sa may gitna, wala ring tao. Nakikita ninyo? Oh. Tapos dito sa may kanan, oh, kita nyo, kanan sa may bottom. Ay, kamali. Bottom! Takkel di... Yung bottom, ayan, oh, yung bottom, dito sa baba. Oh, sa baba. Sa may kanan, kita ninyo, wala rin tao. Diba? Oh, kita ninyo, puro ano. Oh. Ayan, dito rin sa may bandang... sa ilalim ng ESS, ng brightness, kikita ninyo, wala rin tao. Diba? Pero sa totoo lang, eto yung pinalalabas nila, punong-puno daw. Kasi nga, hindi halata gabi. Diba? Gabi. Gabi yung ano, so hindi halata na konti ang tao. Pero nung niliwanagan, ayan na itsura ng tao. Diba? Ay, ang tawag ho dyan, okay. Makaleni din po kasi yung mga damo, sir. Ayun, tama. Tsaka yung mga uod, yun. Tapos, pagdating yung, kaya nga laging gabi sila eh. Correct kayo dyan. Di nyo napapansin yung mga rally ni Da Junior at saka ni Lenny Robredo laging gabi. Para hindi masyado mapitikan ng drone. Kasi alam nyo, ito ha, o, para sa inyong information, technology, tuturuan ko kayo. Ang mga drone, okay siya sa maliwanag. Okay? Bakit to? Maliit lang ho ang sensor ng drone eh. Ang drone ho, parang GoPro lang ho yun eh. Actually, mas maliit pa nga ang sensor. The smaller the sensor, yung brightness, kasi importante ang brightness, yung ilaw. Kasi ang picture o ang video is a reflection ng light. Alam niyo ho ba yun?
So, yung mga drone, maraming drone, especially yung hindi masyadong mamahalin, yung mga mamahalin siguro, yung mga tigto 200, 500,000, baka kaya pa. Kasi kayang bumitbit ng DSLR na camera. Yung mga malalaki talaga, mga million siguro yun. Pero yung mga ginagamit usually sa ganyan, na tigpi 50,000, 100,000, eh yun ho, eh hindi kayang pumitik. Sabihin, mag-picture o mag-video ng maliwanag. So, yun ang ginagamit nila pang gabi. Para, tingnan ninyo ito, mukhang madaming tao, di ba? O, yun, o. Sabay, konting kasunduan sa mga media. Totoo, walang biro. O, bibigyan yung mga media ng kasunduan, o. Alam mo ba, ano, 220 yung pumunta. Alam mo ba, ano, 300,000 ang pumunta. Alam mo ba, ang mga pupunta, oh. Eh, syempre, kung ikaw naman, may kasunduan kayo. O ano yung nakalagay doon sa press release, yun na lang ang ilalabas mo. Eh kasi nga, ay nako, sabi ko sa inyo. Ngayon, no, ang pinakamayayaman, no, yung mga mainstream media. Limpak-limpak na salapi ang kinikita nila. Merong legal, meron naman legal. Mahal talaga magpa-ads. Kasi nag-inquire ho tayo ng ads eh. Ang mahal-mahal. Parang mabebenta ko na ata pati yung katawang ko para makapagpa-ads kay Mocha. O totoo, sobrang mahal. Yun yung mga legal. Pero meron ding mga kasunduan lang. Kasunduan lang sa mga newsroom. Yan. Yung mga news editor, yung mga manager na tinatawag diyan sa newsroom, naku po, diyan nagkakaroon ng kasunduan. Ah, hindi ho, yung hindi ho pa merienda ito. Pa-buffet ho ito. Ganun ho kalupit, pa-buffet ang banat dito. Ganun kalupit, as in yayamanin. Ito, walang biro ito, ha. Mababa ang milyon. I'm telling you. Para sa mga ilang ano, mga manager, mababang 1 million. Bakit sa tingin ninyo yung mayaman yung mga naku, hindi ko na lang sasabihin. No. Bakit sila yung mayaman? Ay, naku po. Kasi, alam mo kung bakit? Eto, makinig kayo maigi, ha? Kasi ho, sa 30 seconds na advertisement sa TV, ha? Na sandali lang, as in 30 seconds, ilang araw mo lang, eh mababaho ang mga 10 million, ganun. Mababaho yun. So, eh kung makakatipid ka naman, 1 million lang, asa pararamihin ka lang lagi. Ako po, lupet. At saka wala na ho yan. Wala na ho sa radar yan. Ibig sabihin, wala na ho yan. Ay, alam nyo lang yung mga artist kung magkano ngayon. Grabe. Nakakalula. Basta, may kilala kasi kung kinuha nung... Ay, hindi ko nalang ilalaglag kasi negosyo naman yun eh. Iba ho ang rate pag i-endorse mo yung kandidato at iba rin yung rate pag magpe-perform ka lang. Eto, walang biro ito ah. Laos, 500,000 eh. 500,000. Anong sabihin ng Laos? Yung sumikat na dati pero Laos, 500,000. Wala pang endorsement yan. Magbaga sayaw ka lang dyan, ganun ka lang dyan. Pero pagka yung may kasama ng endorsement, grabe na ho. Pero na akong kilala, nako, ayoko na sabihin eh. Baka magalit sa akin to eh. Ani Logol, maraming salamat. 2 million. Performance with endorsement. Laos na yun, eh. Hindi, sikat sila, pero hindi na sila sikat ngayon. Ibig sabihin, laos na. Pero ganun katindi, with endorsement yan. Kasi, remember, even if isang beses lang mag-perform yan, matatakan lang yan na in-endorse niya itong certain candidate. Eh, kahit hindi na mag-perform yan sa susunod. The mere fact na yung pangalan ng grupo in-endorse itong certain candidate, ibig sabihin na nun, parang ang dating malakas na. Hindi ko nalang sasabihin kung sino yun.
Delicates, delicates. Naku, yung mga binabanggit nyo, imposible mapatol sa ganung kababa yun. Uy, barya lang yun. Yung 2 million, barya yun. Mga laos ho yun, mga laos. Yung mga binabanggit nyo, mga sikat na. Wala ko sinasabing binabayaran yung mga sikat na yan, ha? Pero yung sinasabi ko, ha? Yung sinasabi ko na mga laos na, ganun nakalaki. Alam mo, natatawa nga kami ni Jimmy. Walang biro ito. Nung huling nagkita kami ni Jimmy, sabi ni Jimmy sa akin, alam mo, Brad, ano yun? Ibang-ibang ngayon? Bakit? Naniningila yung mga artist ngayon? Dati hindi. Totoo, nung panahon namin nila Pangulong Duterte, kasi remember, kami nila Pangulong Duterte, kami-kami lang yun eh. As in, kami-kami lang. Sila Jimmy, sila kami, Tomoka Girls, wala yun, kami-kami lang yun eh. Tapos, nung medyo sumisikat ni si Pangulong Duterte, doon na pumasok yung ibang mga grupo, nagpapasikat din. Kaya, sumali na. Okay? Pero yung mga talagang, yung iba nga doon, yung mga wala pang pangalan eh, yung mga banda lang na kaibigan ni Sir Jimmy. Yun lang yung mga nandun. Pero ang kikwentuhan nga kami ngayon, sabi niya, alam mo, iba-iba na ngayon. Grabe. Grabe ang singilan. Kasi kinikwento, naku, ayoko na lang magbanggit eh. Magagalit kasi sa akin eh. Pero nga doon eh, eto, pansinin nyo na lang. Hindi na ako magsasalita. Kayo na lang oh, mag-ano. Kayo na lang ang tumingin at mag-google, ha? Kung saan sa ang partido nagpe-perform. Oh, ayan. Oh. Okay, kung saan silang rally ng mga presidente. Ganun kalupit. Garapala na. Pera-pera na lang talaga. Kung sino yung matakas magbigay, doon sila. Lipat-lipat. Ay, ito.